Feels like I'm walking. So good day, Sebra. We're here at Infanta Quezon, sa Gyro Speak. And we are here to test out the new classic of Bristol motorcycle, which is na? Vantaggio 150. Vantaggio 150cc. Ito na yon, classic. At first glance, sabi nila, ano ka mukha? Vespa. Kanina kasi may lumapit sa amin, sabi, eh kayo pala may dala ng Vespa. Sabi ko, ay hindi, hindi Vespa yan. Vantaggio yan. Sabi ko, hindi, ganda ba ako muna yung sheets? Paano? It's Vantaggio. Sabi niya, ang ganda pala. Specs and features ng Vantaggio. It is a 150cc cubic centimeter engine. Yung weight naman niya is? 128 kilo. So, Mama Andrea is here with me. Kasi nga, gusto rin namin i-testing yung experience of riding the Vantaggio with the backride naman. So, syempre una, kunin muna natin yung experience ni Mama Andrea of being a backride from Manila to Infanta Quezon. Riding comfort, nakaupo ka kanina. Malapad, masarap. So, malapad yung upuan. Vantaggio parang pagkain. Ang iniisip ko kasi parang baka mamaya sumasakit yung hita niya. Kasi nga, sobrang lapad yung upuan, mga pasan. Hindi ah. So, komportable. Oo. Malambot yung foam. Para siyang sa maxi, 400. Wow. Ito naman, kadalas yung tanong ko sa mga nagbabakride. Yung footrest. Yung footrest? Oo, may vibration. Malakas ba yung vibration or tolerable naman? Hindi naman malakas. So, hindi naman namanid yung paa mo? Hindi naman. Sakto lang. Hindi naman. Oh, kasi yung iba na na-experience ko before, nakakamanid ng paa. Sobrang lakas yung vibration. So far, hindi naman. Hindi naman. So, other than that, yung suspension pala, one of the most important thing na ano, dapat kinoconsider pagka may mga biyahe is yung suspension. Riding comfort naman, overall, is okay naman. Okay so, naman. Sa akin naman, as a rider, syempre sa makina, 150cc, hindi naman ako nabitin. Hindi ka nabitin? Hindi naman. Talagang ano, piga lang kung piga. And ang pinagtataka ko kasi, ilan takbo mo kanina? Ito na nga. Kanina umalis kami, hindi naman full tank eh, nabawasan na isang bar. Yun. Ingat, ingat! Ayun, kasama natin kumain dito sa Gyro Speak. So from Manila, bawas na ako ng isang bar. Going here to Infanta Quezon, dalawang bar lang nabawas. Talaga? Ang tipid niya. Ang tipid siya. Kasi 48 kilometers per liter lang si Vantaggio. So ganun pala katipid yung Vantaggio, 48 kilometers per liter. Yeah. And then, specs naman niya, kung pag-uusapan natin, aside from 150cc, liquid cooled na ba siya? Yes, liquid cooled. Liquid cooled, fuel injected? Yeah, EFI na rin siya. EFI, liquid cooled. ABS na rin. 8 front and rear? Yeah. So dual ABS to. Sure? Yeah. Dual ABS, front and rear? Oo nga, ay maniwala. Okay na. So, ano naman, na-curious ako kung bakit kasi 168,000 yung price. Is it worth it for... 168, less 20,000 pa from price. 148,000 kasi ngayon as their introductory price. Mm-hmm. Pero, I'm expecting na soon, pagka marami na yung ulit dito, is magbabalik back to ano na, 168. So, given na 168,000 yung price ng Vantaggio, is it worth it? Kaya namin dinala dito para i-share sa inyo. So, sabi mo kanina, dual ABS channel. Mm. Check para doon. And then, FI, fuel injected, check. Liquid cooled. Liquid cooled, sa mga magtatanong po, mas maganda yung cooling system pagdating sa long ride. Pero, air cooled naman, okay din naman. Ang difference lang is, mas capable si liquid cooled sa long ride. Ang cons naman is yung maintenance. Kasi meron siyang radiator, meron siyang coolant. Unlike yung air cooled. Na traditional, goods pa rin naman for long ride. So, liquid cooled, FI, dual ABS channel. What else? Masarap ang kasan to kasi masarap kapitan to. Kahit na anong bangka ng rider, may grab bar sa likod. Doon nakahawak siya ang Adria. To. And then, fuel tank capacity niya? 10 liters. 10 liters? Yeah. So, fuel tank capacity is 10 liters. And given its fuel consumption of 43 kilometers per liter. And sabi pa nga nung iba nung nag-Baguio, 47 kilometers per liter. Depende siguro. Napaka-wide nung range.
parang isang full tank is kayang balikan Manila, Baguio, Baguio, Manila. Diba? Tipid, no? Sobrang tipid. Aside from those specs, yung kanyang leg room naman is napakaluwag. Tingnan nyo, meron akong bag dito. And meron siyang safety clip na may lock para hindi malaglag kahit na anong uga niyan. Then napaka-spacious talaga ng leg room niya. Then sabi nga ni Ma'am Andrea, pwede mo rin gamitin to sa kampas, diba? Ah, pwede, pwede rin. Dalawa yung patungan. Kahit hindi naman footrest. Yep, kaya nga, sabi mo kanina, kung ano, yung footrest ayaw gamitin due to vibration, pwede sila kumapak dito sa secondary footrest, which is the footboard. Connected sa footboard. And then, aside from those specs, keyless na rin siya, sabi mo. Keyless so, na. Dalawa yan. Pwede rin siyang manual. Yan. Ah, ito. Tatanggal to. Oo. Sige, try. Ah, okay. So, kaya pala merong susi. Oo. Pero si Vantaggio is using a remote sensor as part of the keyless ignition. And then, meron siyang susian dito na pag tinanggal mo tong yung gitna. Gitna ng kanyang ignition. Knob. Ito yung knob eh. Galing! So, lightings are all LEDs, including the signal lights, headlight, tail light. And then, it has a aluminum finish. Stems, side mirror stems, napaka-premium na kanya side mirror. Same with the other classic scooters naman, ganito yung design. And then siguro, mas maganda lang kung may mga garnish na... Oo. So, kung partner naman tayo, sige, masama ko partner. Negative to. Siyempre, kung negative yun, hindi na rin kasha yung full face. Okay. Then, yeah, and then push. Clockwise. Counterclockwise. Yeah. So, malalim din. Marami kang malalagay. And then, yung kanyang seat material naman na ginamit. Leather. Leather siya na two-tone. Aside from those, meron din tong idling stop system. Okay. Idling stop system. Mamatay ito. Ayan, namatay. Pag ginas mo siya, yun, okay lang din. So, idling stop system. Kagaya sa ibang technology nung natry natin motor, na after few seconds na hindi mo siya ginagamit, is mag-shutdown yung makina. Lahat naman ng importanteng function ng switch is nandito. Kagaya ng on and off ng ilaw, starter, High and low beam, so horn, signal light, and then makikita natin sa panel gauge, try natin i-on na. Hindi pa siya fully digital, so it still has a partly analog for the RPM or yung rev per minute. And then dito naman sa baba, makikita mo naman yung mga indicators. Kagaya nung check engine, ABS, signal light indicators, high beam, USB and port. Temperature. So, meron din siyang USB port. Kagaya nung sinabi ko kanina na ang laki nung spacious yung kanyang bulsa. Pwede ka maglagay ng kapote, ng gloves, gadgets. At the same time, meron siyang built-in na USB port charger para pwede ka mag-charge habang nag-ride. Size ng gulong, Vantaggio. Ano bang size ng gulong, Vantaggio? Ano nga ba? 120, 70, 12. So, yeah. Same with the Vespa. 12 din. Adaptive. Yung likod? Same. 120 din? So, parehas 120, 120. So, ngayon lang ako naka-encounter na gano'n. Usually, mas manipis yung... Hindi mo alam? Hindi, mas malaki yung likod. Usually, gano'n. Sa cornering, sa akin, wala naman naging problema. Nag-enjoy naman ako. Given na may back ride pa, parang what more if solo ako nag-ride, di ba? So, sa mga magtatanong, ilang valves po ba to? Given na 150cc. It has a 2-valve. Seat height, friendly naman siya sa 5'4 kasi ito, upuan ko. Yan. 5'4. So, 5'4 is tembro. Nakikita niya, tip-toed ako pero hindi naman ganun ka-tip-toed. So, mga nagtatanong, seat height niya is 780. Seat height is 780. Given na malapad upuan, pero you have the option na umupo sa harap. Kaya yung mga 5'0 to 5'2, abot yan. So, kapag yan. Ayaw mong hawakan yung nagda-drive, dito ka lang, pwede ka pang mag-exercise. Di ba? Pero ano, ang kagandahan dito, hindi tinipid yung puwan niya. Kumbaga, kasha talaga kahit dalawang matabang tao. Oo. Kahit kasing taba mo, kasha. Kasi may space pa ako. Oo. So, ayan. Yung riding position namin, kung makikita nyo. Ganyan pag nagbabanking naman, ganun. Wow! So, oh!
Ala, walang ka ba? Walang ka ba? Walang ka ba? Pababa ka na. Yung ginawa namin ngayon is initial, ano lang naman, first impression review, ride review. Pero again, magkaiba to sa long-term review na kinatawag. Kasi ngayon, wala pang 1,000 yung tinakbo niya eh. Siguro soon, pagka matagal na natin siyang gamit, around siguro 5,000, reasonable na to have a long-term review kung ano ba yung mga na-experience. Yung mga honest issues, syempre dapat ipakita rin namin yung mga na-encounter namin. And yung engine nga pala nito guys is single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, yeah. FI. So halos lahat ng modern specs nandito na. So kung tinatanong nyo na worth it ba for 168,000, eh para sa akin naman is still worth it. You can't compare apple to orange eh. Kagaya ng sinasabi ko, sabihin nyo ba, mag-Vespa na lang ako. If you buy a Vespa kasi, yung price nun is nasa 220. This one is 168, less 20,000 as an introductory price. So somehow, malaki yung difference na mag-iisip ko talaga. Siyempre kung ako naman honestly, I'll go for Vespa. Pero kung sabi nga nila, yung iba naman, hindi kayang bumili ng Vespa, why not go for Bristol, di ba? So, may difference agad. Tatanungin nila, yung kaka kasi niyang plastic, Vespa is metal. This one is standard na full finish niya is plastic. Pero syempre, quality naman, hindi naman gano'ng kanipis. Sa footboard niya, mapapansin niyo, meron siyang built-in na, parang I think accessories eh. Kasi ano, pwede mo tanggalin. Oh, galing yun. Oo. Di ba? Floor matting. Oh, ang ganda ng ano, material eh. Rubberized talaga siya bro. And then, telescopic front fork and dual suspension, rear suspension sa likod. Ito yung kaha na sabi nila kamukha ng GTS 300 of Vespa. Pero para sa akin, meron din namang pagkakaiba. Unang tingin kasi, para talaga siyang Vespa. Yes, at first glance, parang Vespa. Pero habang matagal mo siyang ginagamit, parang makikita mo yung difference nila, di ba? Kumbaga sa unang tingin lang yan, parang kunyari, paligong sa'yo, sabihin nila, ay, si Rica Paraleo. Ay, hindi, si Ma'am Andrea pala. Yung mga ganyan. Then, sa taillight naman, nasanay tayo na pagka-classic kasi is rounded taillight eh. This one is somehow may touch tong futuristic design. Diba? Medyo ano siya. Medyo diamond. Diamond-ish. Then makikita niyo naman sa gilid, naka-emboss yung premium logo na Vantaggio. Wow! Again, this is just one of the collection of Vespucci. Under Vespucci collection of Bristol Motorcycle. And more rides to come with this scooter. Share ko lang din sa inyo mga nag-experience namin. Si Ma'am Andrea. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Andrea na sumama sa atin dito. So again, maraming salamat Bristol Motorcycle sa tiwala. And syempre, pinasama sa atin si Ma'am Andrea sa review natin. Ano masabi mo sa ride natin? Okay naman, masaya din. So kung ikaw naman yung bibili, will you consider Vantaggio over some other brands? Oo naman, na-test ride ko na rin naman yan eh. Diba? Oo. So sige, tuloy na natin yung ride. Sige. Then we can give them more about our experience. Sa soon, susunod na sa mga vlog. Video. Sige, isa na tayo ng Vantaggio. Sa akin yung white, sa'yo yung red. Sige, sige. So, yun yung aabangan nila next vlog. Again, this is our first ride impression with the Bristol Vantaggio 150cc. And more rides to come with this bike again. Maraming salamat, Bristol Caloocan sa tiwala. And kay Ma'am Andrea. Let's go!